At ang nakikita ninyo dito sa screen ngayon ay yan ang tinatawag nilang Certificate of Eligibility. May isa pang certificate na dapat kayong i-submit kasama nito, which is yung ERFS. Ano nga ba ang itsura nito? Panoorin nyo sa video na to para at least may idea kayo. Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan, gusto kong magpasalamat sa nag-share sa atin ng certificates para may idea tayo. So isa sa mga nanonood sa atin sa Gaijin World channel, dito sa Gaijin World channel, ang nagpadala ng sample ng kanyang marireceive pa lang ha, na Certificate of Eligibility at ERFS Certificate. Okay guys, so itong nakikita nyo ngayon, medyo nilakihan ko lang, itong certificate na to, ito yung Certificate of Eligibility na kung ikaw ay working, mag-apply for working visa or student visa, kailangan mo nito. Or kahit nga dependent visa eh, kailangan mo ng Certificate of Eligibility. Basta yung mga long-term na visa. So, nakalagay dyan yung name mo, yung kung saan kang nationality. So, naka-indicate din dito kung anong profession, kung saan ka magtatrabaho or mag-aaral, naka-indicate din dyan na nakakatakana. Nakalagay din dito sa Certificate of Eligibility kung gaano kakatagal mag-i-stay dito sa Japan and kung hanggang kailan to valid. So normally, 3 months lang ang validity nito, pero dahil nga sa COVID, ginawa nilang 6 months. Okay, so ito yung tinatawag nilang Entrance Returnees Follow-up System or yung ERFS, na ang gumagamit lang ng website nito ay yung mga employer, yung school. Okay, kung sino yung magpo-provide sa inyo, sino yung sponsor ninyo, sila lang yung mag-e-enter ng data para sa inyo. Okay, so sila, dito nila makukuha yung certificate na ERFS after nilang malog. So naka-Japanese lahat yan, pwede naman nating i-translate. So ayan, nakalagay dyan, application site for online application for new foreigners entering Japan. Ayan, so para yan sa mga pasok dito, from March 1, the restrictions on new entry foreigners were revised based on new measures number 27 for strengthening waterside measure. Ito nga yung gagamitin nila alongside with the Certificate of Eligibility. Kailangan isubmit mo ito doon sa Japanese Embassy sa Philippines para matakbo mo yung Japanese visa, mag-apply ka ng Japanese visa. So what is the recommended environment for the visitor health check system, nakalagay din dito. Ito yung mga details, mga fields na dapat i-enter para maka-login dito. Pero yung employer nga or yung school ang gagawa nito for you, yung representative mo dito sa Japan. So ayan, medyo madami yung mga details, no? And pag once na na-fill up na nila tong application and okay na, na-approve na siya ng MHLW or yung Ministry Health, Labor, and Welfare dito sa Japan. Kapag na-submit na nila yung application, sabi dito, after accepting your application, we will send you the preparation procedure to access ERFS along with your ID and password at the registered email address sequentially. A manual describing how to apply from ERFS will be displayed on a screen that can be downloaded after logging into ERFS. Once na na-login na nila lahat ng details ninyo sa ERFS, ay makaka-receive na kayo ng ganitong format. So ito yung format daw ng ERFS certificate. So once na naging okay na, nalagay na nila lahat ng details or information ninyo sa ERFS system, ito na yung magiging itsura ng Certificate of Completion. So nakalagay dyan, Certificate for Completion of Registration to the ERFS System. Galing yan sa Ministry of Health, Labor, and Welfare. So nakalagay dito, you are kindly requested to show the certificate to relevant authorities of Japan in response to their request. You are also requested to show a copy of the certificate when you apply for a visa at a Japanese overseas mission. So nakalagay dito sa ERFS, yung inyong surname, yung inyong given name, and then yung inyong date of birth, yung passport number, nakalagay din dyan. Nationality din ay naka-indicate din dyan, pero ano na siya, code na siya. And kung saan kayo mag-i-stay, yung address of hotel or other accommodation, kung saan kayo mag-i-stay pagdating nyo dito sa Japan. Then name of hotel or other accommodation ay naka-indicate din dyan, although lahat yan ay naka-Japanese. Name of receiving organization, kung sino yung sponsor ninyo, kung sino yung inyong sponsor or school man yan or company, and yung kanilang address nakalagay din dyan. Pati yung phone number nung organization na yon ay naka-indicate din dyan, and kung kailan to na-release, and yung application ID nandito sa certificate na to. So ito, ERFS
kasama nitong certificate of eligibility ang isasubmit ninyo sa Japanese Embassy sa Philippines. Halimbawa, sa pumunta kayo sa travel agency like Realtors, submit nyo yan and mag-apply kasama ng application ninyo for visa. And ayun na, hantayin nyo na lang, maybe mga wala pang 1 week, darating na sa inyo yung inyong Japanese visa pagka walang problema. Okay, dahil today is March 11, today kailangan meron pa rin tayong balitang ma-share sa inyo. So, hindi to related sa ERFS system, and sabi dito, Japan to give 100,000 yen to foreign exchange students in financial trouble. Sabi yan sa NHK, ni-report ng Reuters. So sabi dito, Japan to give 100,000 yen to foreign exchange students in financial trouble. Ba, malaki-laki din yun, 10 lapad. So basahin natin yung article. Japan is giving 100,000 yen or $860 to support foreign exchange students who are in financial trouble due to COVID-19 pandemic, the public broadcaster NHK said on Thursday. The support is aimed to help foreign students studying in Japanese universities, colleges, and vocational schools, the report said. Japanese Prime Minister Fumio Kishida said on March 3 that the country would create a new scheme that gives priority for foreign students to enter Japan. So ito yung binalita ko kahapon, itong mga nakarang araw, yung scheme na papagamitin nila, yung mga free seats during weekdays, yung mga libreng, hindi siya libre ah, yung mga walang unoccupied seats doon sa mga airplane na bumabiyahe dito during weekdays ay ipagagamit nila sa mga foreign students na kumbaga on top of 7,000 people daily arrival sa Japan ay magdadagdag sila ng 1,000 people na ang priority na yon ay mga foreign students. So yun ang kanilang ipa-priority. Ganun yung scheme na sinasabi nila. So ayan guys, I hope nagustuhan niyo tong video na to. At kung may mga questions kayo, please feel free to comment down below. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share niyo na rin to sa mga gustong makaalam kung ano ang mga nangyayari dito sa Japan, ano yung balita, ano ng latest update tungkol sa travel ban. Ayan, maraming salamat ulit sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos katulad nito. At huwag nyo rin kalimutan, i-check yung aming YouTube homepage, puntahan nyo yung playlist dahil marami kami mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay pagdating ninyo dito sa Japan. Or sa mga nangangarap palang pumunta dito sa Japan, marami kami mga videos dyan na pwedeng makatulong sa inyo. Ayan. Maraming salamat ulit. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!